panuring araw mga mag-aaral na grade 10, maligayang pagdating sa araling palipunan sa makabagong silid-aralan. Ako si Ma'am She, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa pag-unawa ng mga isyu at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Akay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pagkasira ng mga likas na yaman. Ito ay hinati sa tatlo: paghahawa ng kagubatan o deforestation, pagmimina o mining, pagkukwari o quarrying. Tignan natin ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Susuriin natin ang mga dahilan at epekto ng mga ito at ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran. Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman. Kaya naman, napakaraming kapakinabangan ang nakukuha ng mga Pilipino mula dito. Marami tayong mamamayan na kumikita mula sa direktang paggamit ng likas na yaman tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ang likas na yaman din ang pinagmumulan ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto sa iba't ibang pagawaan o pabrika. Ngunit sa kabila ng kapakinabangan na nakukuha natin mula sa mga ito, patuloy at mabilis itong nauubos at nasisira dahil sa mapang-abusong paggamit dito. Ang kagubatan ay isa sa pinakamahalagang pinagkukunang yaman ng Pilipinas. Hindi lamang ito nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop, kundi nagbibigay din ito ng kabuhayan sa mga tao. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang pagbuo ng lupa at magsilbing proteksyon ng mga watersheds. Bukod sa mga ito, nakatutulong din ang mga kagubatan sa mitigasyon ng climate change. Ang deforestasyon ay ang pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao tulad ng iligal na pagtutroso, iligal na pagmimina, migrasyon, mabilis na paglaki ng populasyon, at fuel harvesting. Dahil sa pagkasira ng kagubatan, nagiging madalas ang pagbaha at pagguho ng mga bundok, inaanod ang mga lupa mula sa pagguho patungo sa mga daan, kabahayan, bukirin at sa iba't ibang anyong tubig. Ito rin ay nagbubunsod sa paglala ng mga suliraning dulot ng climate change dahil sa epekto nito sa carbon cycle. Apektado rin ang mga mamamayan na umaasa sa kagubatan. Ang patuloy na pagliit ng forest cover ay nagpapaliit din sa pinagkukunan nila ng kabuhayan. Dahil sa malalang kalagayan ng ating mga kagubatan, maraming batas ang ginawa upang matugunan ang malaking hamon na ito. Ang lahat ng ito ay may layuning mapangalagaan ang ating mga likas na yaman. Ang ilan sa mga ito ay ang Batas Republika bilang 2706. Isa sa probisyon ng batas na ito ay ang pagtatag ng Reforestation Administration na may layuning mapasidhi ang mga programa para sa reforestation ng bansa. Ikalawa, Batas Republika bilang 7586 o National Integrated Protected Area System Act of 1992. Sa ilalim ng batas na ito, idineklara ang ilang pook bilang National Park kung saan ipinagbawal dito ang panghuhuli ng hayop, pagtutroso at iba pang komersyal na gawain ng tao. Ikatlo, Batas Republika bilang 9072 or National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Layunin ng batas na ito na ingatan at protektahan ang mga kuweba at ang mga yaman nito bilang bahagi ng likas na yaman ng bansa. Pang-apat, Batas Republika bilang 9175 o the Chainsaw Act. Ipinagbawal ng batas na ito ang paggamit ng chainsaw upang matigil ang legal na pagtutroso at iba pang gawaing nakasisira ng kagubatan. Ang pagmimina o mining ay ang gawain kung saan ang iba't ibang mineral tulad ng metal, dimetal at enerhiyang mineral ay kinukuha at pinoproseso upang gawing tapos na produkto. Maraming minahan sa Pilipinas. Sa mga key biodiversity areas tulad ng Palawan, Mindoro, Sierra Madre at Mindanao, dito matatagpuan ang 23 malalaking minahan sa bansa ayon sa 4th Philippine National Report to the Convention on Biological Diversity. May mga kapakinabangan na makukuha sa pagmimina, ngunit marami itong masamang dulot sa kalikasan. Una, ang mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig ay nakokontamina at nalalason. Dahil sa kemikal na kumakalat sa mga ilog, nagkakaroon ng mga fish kill katulad ng nangyari sa Leyte na sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ikalawa, ang mga minahan sa mga lugar na may mataas na banta ng pagbuo ay nagdudulot ng trahedya. Marami ng mga minahan ang gumuho na naging dahilan ng pagkamatay ng marami. Kung maiwasan ang hindi mabuting epektong dulot nito, ilan sa mga batas na ipinatupad ay ang Philippine Mining Act na isinabatas noong 1995. Ang batas na ito ay nilikha upang masubaybayan ang operasyon ng pagmimina sa buong bansa kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Executive Order No. 79, Philippine Mineral Resources Act of 2012. Ang ikatlong paksa natin ay patungkol sa pagkukwari o quarrying. Ang pagkukwari o quarrying ay ang paraan ng pagkuha ng mga bato, buhangin, graba at iba pang mineral mula sa lupa sa pamamagitan ng pagtitibag, paghuhukay o pagbabarena. Ito ay ginagawa sa mga bundok at tabing dagat. Ginagamit sa paggawa ng mga gusali, kalsada, tulay, bahay at marami pang iba ang mga bagay na nagmumula sa pagkukwari. May kabutihan at di kabutihang dulot ito sa ating pamayanan. Dito nanggagaling ang mga kagamitang panangkap na kinakailangan sa pagpapagawa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga komunidad.
Nagbibigay din ito ng trabaho, partikular ang mga inhinyero, mekaniko at iba pa. At sa negosyo, partikular sa konstruksyon. Ang masamang dulot nito ay ang mga sumusunod. Pulusyon sa hangin na dulot ng alikabok at usok na nagmumula sa quarry site. Bukod sa pulusyong dulot nito, maaari din itong pagmula ng mga sakit sa baga. Nasisira din ang katubigan dahil sa mga basura o quarry waste na naitatapon dito. Ang pagkasira ng biodiversity at ecological balance ang pinakamatinding epekto ng quarrying. Maging mulat, mapanuri at mapagtugong mamamayan ng Pilipinas. Laging tandaan, mga mulat at mapanuring kabataan na sa kanilang tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Magkita-kita tayong muli para sa susunod nating episode. Dito sa DepEd TV, pakikinggan ang boses ng kabataang Pilipino sa pagtalakay ng iba't ibang kontemporaryong issue.